Eto, tulong squad muli ah. Tayo tawag to. Ito na naman ang pagkakataon para tayo tumulong. Aapila po ng tulong ang single mother mula Dumaguete City, Negros Oriental para sa kanyang 2-year-old na anak na isinilang na may Down syndrome at imperforated anus. Sa kasalukuyan po ay nasa probinsya ang mag-ina habang hinihintay po ang operasyon ni Vince. Dati po kasing caregiver ito pong si Nanay Vilma sa Maynila. Ngunit wala daw kasing mag-aalaga sa kanyang anak, kaya napilitan siyang huminto sa trabaho. At noon nga po May 15, huling nanawagan si Nanay Vilma. Ngunit ngayon, kanakapos na naman po sila ng pambili ng colostomy bag na importante po para kay Vince, para hindi ma-infeksyon yun pong lagusan ng kanyang dumi. Kasama na rin po sa kailangan nila yung gatas na recommended po ng kanilang doktor. Mula po sa Dumaguete City, Negros Oriental, kausapin natin Nanay Vilma Tuayon. Magandang umaga po sa inyo, Vilma. Vilma? Good morning. Vilma, merong mic dyan. Pipindutin mo yung mic para ma-unmute ka. Mm-mm. Okay. Good morning po, ma'am. Ayan na, si Vilma, Ate V. Mm-mm. Ayan, Vilma, ang question ko, kumusta na ba si Vince? Tapos, nakausap namin kayo noong May, yung colostomy bag ba niya, napapalitan niyo pa o hindi na? Ay, sa ngayon po, kapapalit lang po, ma'am, dahil nga po, yung kapitbahay ko po, nagbigay po sila ng, tag 100, 200 po, para makuha ko po yung in-order ko po. Kasi yung bata po, talagang labas na po talaga yung kaya naawa po ako sa kanya. Naglalabada naman po ako, ma'am, kaso na nagpahinga po ako dahil nga ang kamay ko po ay nalata. Yung dalawang kamay ko po. Oo. Sa sabong. Anong ibig sabihin po? So, hindi kayo makapaghanap buhay? Yun po yung sinasabi ninyo, nanay? Oo. Nalabada naman ako. Kasama ko kasi hindi po siya yung ma'am dahil nga po minsan po nangingitim po siya pag hindi po kasi tuloy-tuloy yung gatas niya po, ma'am. Tanong po, no, single mother po kayo? Dati po kayong ma'am. Caregiver? Opo. Oo. Ilang taon po kayong caregiver, nanay? 4 na taon po akong caregiver po sa kanila. Dumating po ang panahon na namatay po yung matanda. Ati, pinatatandaan ko yun. Tapos pinaalis na siya dahil wala na siyang aalagaan. Natatandaan mo ba yung kwentuhan natin yun? Opo, ma'am. Mm-mm. So paano, Tita Wines, ang hirap ngayon kasi siya naman ngayon ang nangangailangan at kailangan siya ng kanyang anak, no? Oo, Vilma? Opo, ma'am. Ayan. Sige. Hirap po talagang buhay po dito sa probinsya namin, ma'am. Kung di po pwede siyang iwan sa iba dahil yung anak ko ayaw po niya magbantay. Minsan naman, may trabaho naman po yung anak ko. Tama lang po din sa bigas namin. Nako. Ilan po bang anak ninyo? 4 po sila, ma'am. Ilan taon po ang mga anak? Ang panganay ko po ay 23 po. Tapos yung pangalawa, 21. Pangatlo po ay 11. Ngayon, nilagay ko muna po siya doon sa kapatid ko dahil nga po wala naman po ang pambaon araw-araw po sa kanya. Dahil nakapokus po kay Vince. Ay, nako, oo, no. Tapos ngayon po, ang hanap buhay ninyo? Minsan po, naglalabada po ako. Pag may naglalabada, yun lang po, pagkain po namin. Ayun, siguro para hindi masugatan yung mga kamay mo, Vilma, mag-suit ka ng guantes. Oo, masakit yan. Pwede po, ma'am. Masakit yan, ako, pagka... Masakit nga po, namaga po to nung nakarang araw. Nilalagay mo? Lagi yung betadine. Ano po, kasi sobrang kati po, binababad ko po sa maligamgam na tubig. Bakit makati? Baka hindi na yan dahil sa paglalaba. Dry skin, Tita Wines. Sa laba po, ma'am, kasi sobrang kati pag sa sabon po, sonro. Oo. Tita Wines, pag naglalaba ako, makati rin sa kamay. I think yung sobrang dryness. Tapos hindi pa naman nagsusugat kamay mo, Vilma?
ano po, nagsusog, naghiwa-hiwa po yung gitna, ma'am. Tapos gumaling-galing na po siya. Ayan, sobrang babad yan sa tubig din kasi lumalambot ang balat. Parang, ay kasi ang inisip ko lang, kailangan ang mga kamay mo ni Vince Vilma. Kaya kailangan gumawa rin tayo ng paraan para maalagaan ang mga kamay na yan. Kailangan kasi hindi ma-impeksyon si Vince Vilma. Opo. Diba? Ngayon, kung may mga sugat ka sa kamay, magguwantes ka pagka hinahawakan mo ngayon si Vince para, kasi may bukas na sugat si Vince, Vilma, diba? Yung pinipwesto ng kanyang colostomy tube, diba? Eh, kung halimbawa, mapunta, may dumi ka, o di naman kaya, yung dumi ni Vince, mapunta sa kamay mong may sugat, may problema na naman tayong bago, Vilma. So, kailangan, maging maingat tayo sa mga ganyang ginagawa natin. Baka, mura lang naman ngayon, yung mga surgical gloves, di ba, Ate V? Diyan sa ano, sa Dumaguete. Dumaguete, baka may makahingi ka sa health center ng gloves para sigurado tayong malinis ang ating mga kamay at hindi rin naman sa pwede mo gamitin 'yan sa paglalaba, promise. Opo, ma'am. Salamat po, ma'am. Sige, Vilma. Vilma, kaya hindi pa ooperahan si Vince? O nga. Para ipasok yung para maayos yung kung saan siya magdudumi. Sa ngayon po, ma'am, hindi pa po. Kasi yung kilo po niya, kasi pupunta po ako sa health center namin, kinikilo ko po. Bumababa po nung nakaraan. Ano, 10 kilos. Pagbalik po namin ulit, dahil kina-check up po siya nakarang araw, nasa 9.5 na naman po. Okay. So, ang daming kailangan, Tita Winnie. So, maliban pala dun sa colostomy bag, kailangan mo nang pakainin siya ng maayos na yung nutrition para lumakas yung katawan niya. Para sana magawa natin yung talagang pangmatagalang gamutan dito nga sa kondisyon ni Vince, di ba? Opo, ma'am. Ah, so, Ate B, parang pagkakaintindi ko, kailangan tumaas ang timbang niton si Vince para maoperahan. Tama, di ba, nanay? Opo, tapos may ano pa po siya yung sa mga check-up niya pong today ko dahil nga po, sabi po ng doktor doon sa National, kasi nga po yung dibdib ni Vince po ay medyo parang gumanon po yung dito. Kaya kailangan daw po siyang i-today ko. Pati yung thyroid niya po, ma'am, wala po dito sa Dumaguete po yan eh. Saan pa kayo pupunta? Sabi po ng doktor nung isang araw sa Cebu pa daw po yun. Isa-isa lang. Oo, isa-isa lang. Hindi, minsan Ate B, yung mga ganyan dapat agad-agaran eh, di ba? Kasi, kumbaga, they go together. Naghihilahan yung mga yan eh, kung ano yung tawag dito, magagamot, ano yung hindi magagamot. Medyo komplikado po ang sitwasyon ni Vilma. Vilma, sandali, sorry naman, matanong ko lang. Kasi nabanggit mo kanina, yung ibang anak mo ayaw alagaan si Vince, bakit? Hindi po, ay gusto po nilang alagaan. Ang problema po, natatakot po silang humawak doon, magpalit ng kain. Oo nga. Pero alam mo, suggestion ko ulit, ano, Ate B, sobrang mag-suggest ako ngayon araw na ito. Eh kasi naman, alam mo, makinig ka, Vilma, kasi pinagdaanan na ng Tita Winnie yung mag-alaga. Yun naman yun, speaking from experience rin naman yung Tita Winnie. Go ahead. Ano, kailangan mag-usap-usap kayong mag-iina. Kasi hindi pwedeng lahat ikaw ay katulad niyan, tingnan mo sa kalalaba nagkasugat-sugat ang kamay mo. Yung pag-aalaga din kay Vince, kailangan magkatuwang kayong pamilya kahit man lang sandali kamo at kailangan nilang matutunan ang mga ginagawa mo para kay Vince. Kasi paano, wag naman nating itulot, ano, Ate B. Magkasakit ka. Sige. Wag naman po sana. Pero may mga pagkakataon na hindi natin maialis ang posibilidad na magkakasakit ka. Paano na si Vince? Sino na mag-aalaga sa kanya? Ngayon pa lang nila matututunan lahat. So, kailangan ngayon pa lang
eh matutunan nila kung ano yung mga ginagawa mo para kay Vince, para rin naman syempre makapagtrabaho ka, makapaninda ka ng kahit ano man lang dyan sa harap ng bahay mo, para hindi lahat ikaw. Ha? Okay, Vilma? Ayun. Yun, Ate May. Salamat po, ma'am. Ayan, shout out sa mga anak mo ha. Tulungan natin ang Nanay Vilma, okay? Sige. Pero syempre, baliban sa anak mo, ay may tutulong din ang tulong squad. Of course. Sige, Vilma, manawagan ka. Banggitin mo na rin kung saan sila makakapagpadala ng tulong para kay Vince. Opo. Magandang umaga po sa inyo at nandito na naman po ako at humihingi po ako ng tulong at talagang pinagpalang ko na po talaga yung mukha ko at para sa anak ko po dahil sa ngayon isa na lang po talaga ang colostomy at saka hindi po kami basta-basta po makabili dito sa Dumaguete dahil wala po talaga, in-order pa po namin. Eh sana po eh matulungan nyo po kahit sa anak ko lang po, kahit sa gatas po. Talagang hirap na hirap po. O yan, saan sila pwedeng magpadala ng tulong, Vilma? Sa Gisas po, sa 0905-479-8852 po, Vilma Tuayon. Sige. O, mag-usap-usap kayong mag-iina ha. Kailangan tulungan tayo, di ba? Pamilya para sa isa't isa, ha, Vilma? Opo, ma, maraming salamat po at tinanggap niyo po ako ulit. Oo, love you, Vilma. Oo, Vilma, patingin nga ng kamay mo. Ayun po, magaling-galing na po, ma'am. Okay, sige, kita mo yan. Yakap. Oo, Vilma, pasasaan din at lilipas lang lahat ng ito, ha? Ingat kayo, ha? Opo, ma'am, maraming salamat po, ma'am, sa inyo. Okay. Okay, yan po si Vilma Tuayon. Nakikita nyo pa rin po ang GCash account niya, 0905-479-8852. Tulungan natin sila. Tulungan natin siya. At panawagan din para sa kanyang mga anak na alam namin na meron ng iba't ibang pamilya. Kailangan pa rin po ng tulong ng nanay ninyo. Diba, Ate B? True. Oo. Full force yan. Totoo. Team effort yan. Dapat di kaya ng isa.